Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa ating aralin sa MAPE PE3 Quarter 4. Pang-isahang kilos o galaw, gamit ang ribbon, hoop at bola. Bago tayo magsimula, please don't forget to subscribe, like and watch my videos. Thank you for subscribing and please keep on watching. Milk, movement skills in response to sounds and music. Ang aralin na ito ay tungkol sa pang-isahang kilos o galaw gamit ang ribbon, hoop at bola. Ang pang-isahang kilos o galaw na may ribbon, hoop, bola at anumang magagamit ng mga material na tubo sa panloob o panlabas ng kapaligiran ay makatutulong upang maipakita ang sariling kakayahan. Tingnan ang mga larawang ito. Ito ay halimbawa ang pang-isahang kilos o galaw gamit ang ribbon. Narito naman ang mga larawan ng paggamit ng hula hoop. Ito naman ang larawan ng isahang kilos o galaw gamit ang bola. Isa itong gymnast, ginagamit niya ang bola sa kanyang mga ritmikong himnastiko. Magagaya mo ba ang mga galaw na iyan? Maaari mong gayahin, ngunit ayon lang naman din sa inyong kakayahan. Unahin natin ang lasso o ribbon. Ang lasso o ribbon ay karaniwang gawa sa satin. Ang mga ribbons ay maaaring may iba't ibang kulay o estilo ng pattern o disenyo sa mga ito. Ang haba ng lasso ay depende sa kung anong antas. Ang lasso ay dapat naka-attach sa isang stick. Karaniwan ay gawa sa fiberglass o plastic. Narito naman ang halimbawa ng larawan ng paggamit ng bola. Ang ritmikong himnastiko, ang ehersisyo sa bola ay isang napakagandang elemento. Ang bola ay dapat magkasya sa isang kamay ng isang gymnast upang hindi na kailangan pilitin kapag sinusubukan na mahuli ang nadulas na bola. Unang pagsasanay. Sabihin kung tama o mali ang sinasaad ng pangusap. Una, ang bola ay mahalagang kagamitan sa ritmikong himnastiko. Ano ang sagot mo? Ang tamang sagot ay... Tama! Pangalawa, mahirap isagawa ang paggamit ng bola sa ritmikong himnastiko. Ang sagot ay... Mali, maaari kang gumamit ng bola sa ritmikong himnastiko na ayon lang naman din sa inyong kakayahan. Para sa pangatlo, makatutulong ang bola para sa himnastikong gawain. Ang sagot ay tama. Magaling kung lahat ay tama ng inyong sagot. Para sa pangalawang pagsasanay. Pag-aralan ang larawan, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Dumako tayo sa unang katanungan. Paano isinasagawa ang gawain gamit ang lasso o ribbon? Sa nakita niyong larawan, paano iginalaw ng isang gymnast ang ribbon o lasso? Ang sagot, pataas, pababa at paikot. Ang pangalawa, nakawiwili ba ang gawain gamit ang lasso o ribbon? Ang sagot, opo, kawili-wili ang gawain na ito. Ano ang sinusukat na gawain ito bilang mag-aaral sa ikatlong baitang? Sinusukat nito ang physical endurance. Ngayon naman mga bata, tayo ay nasa pangatlong pagsasanay. Subukang gawin ang pagkasagawa ng paghulahu. Tignan ang mga larawang ito. Pagsasagawa ng kilos gamit ang hulahu. Paano nga ba maghulahu? Paalaala,
Tiyakin ang inyong unang pag-ikot ay matatag at mabilis. Pagkatapos, itulak pasulong at paatras mula sa iyong baywang sa isang sapat na mabilis na paggalaw upang mapanatili ang hoop. Tumayo ng tuwid. Huwag hayaan lumuhod ang tuhod. Tiyakin na ang iyong hoop ay may sapat na laki. Para sa ating unang patanungan, nasiyahan ka ba sa gawain o pagkilos gamit ang hula hoop? Ang maaaring sagot ay, opo, nasiyahan po ako. Para sa pangalawa, nakatulong ba ang hoop upang maisagawa ang kakayang pangisahan? Paano? Opo, ang hoop ay nakatulong sa pagsasagawa ng kakayahang pangisahan. Para sa pangatlo, anong-anong mga kilos ang inyong ginawa o nakita nyo sa larawan? Ang maaaring sagot ay pag-ikot ng kanyang baywang habang nakatayo, pag-ikot ng katawan ng gymnast habang nakahoop. Iba't ibang kilos na kakayahang pang-isahan gamit ang hula hoop, gamit ang ribbon at gamit ang bola. Ito ang ating aralin tungkol sa MAPE PE Quarter 4 sa Grade 3. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Thanks for watching! Thank you and credits. This presentation template was created by SlidesGo, including icons from Lanigon and Infographics, just by Prof.